natin si Kadani Prenesa. Kadani, good morning. Hello. Ayun. Good morning. Mm-hmm. Karaul. Yan. Itutuloy ulit natin, Karaul, yung tinatalakay natin ukol doon sa sinasabi nilang imperfect title. Mm-hmm. Kasi dito, Karaul, isa sa mga pamamaraan ito, Karaul, sa mga pangdarambong ng lupa. Kasi ayon ho rito sa librong ating ginagawang referensya, ang pamumusisyon sa alienable land sa ilalim ng Commonwealth Act 141 ay nagbibigay ng karapatan daw sa mamamayan ng Pilipinas na kung saan sila sa pamamagitan ng kanilang ninuno ay hayagan, tuloy-tuloy, o pamalagian natatangi na sila lamang ang kilalang namumusisyon at umuukupa ng alienable and disposable agricultural land of the public domain na totoong nag-aangkin ng pag-aari ng lupa mula noong June 12, 1945 pababa. Mm-hmm. Ayang Karaul, yung sinasabi nating yung pangalawa na sa sinasabi nating initial registration. Kasi unang-una, inuna rito, Karaul, yung private lands eh. Oh, ito yung talagang mayroon ng titulo. Ngayon, ito na, kasi alam nyo, Karaul, yung Commonwealth Act 141, ito nga, Karaul, ito yung 1936, ito yung pinatupad eh. Mm. Na ito nga, yung sinasabi na namumusisyon sa alienable public land, ito na yung binasa natin. Sila yung talagang tuloy-tuloy, pamalagi at hayagan, natatangi na sila lamang ang kilalang namumusisyon at umuukupa sa alienable public land. So dito, Karaul, nakalagay dito, present possessors or claimants thereof may have imperfect or incomplete title. Ito na, Karaul, ang pumasok dito. Yung mga claimant na nag-aangkin, yung kasalukuyan na mumusisyon, ay na raw, Karaul, gina-justify na o pinangangatiweranan na Karaul, pipwede na nilang mairehistro ang kanilang kalupaan sa kanilang pangalan. Provided, Karaul, may kondisyon na kailangan nilang matupad all the conditions prescribed by Section 47 and Section 48 of the Commonwealth Act 141. Ito nga, Karaul, yung binasa natin. Oo, na uulitin ko lang, Karaul, para maintindihan ng ating mga taga-subaybay na pag ito raw, Karaul, ay na isagawa mo ang kondisyong ito, matupad mo, aba, pwede ka na, Karaul, magparehistro. Yun. Oo, mm-hmm. Ng kalupaan sa iyong pangalan na, Karaul. Mm-hmm. Oo. Kasi dito, sinabi nga nila ang pumumusisyon sa alienable public land sa ilalim ng Commonwealth Act 141 ay nagbibigay ng karapatan sa mamamayan ng Pilipinas na kung saan sila sa pamamagitan ng kanilang ninuno ay hayagan, tuloy-tuloy, o pamalagian, natatangin na sila lamang ang kilalang namumusisyon at umuukupa ng alienable and disposable agricultural land of the public domain na totoong nag-aangkin ng pag-aari ng lupa mula noong June 12, 1945, pababa. Ngayon, Karaul, mm-hmm. Ito na ngayon. Unahin muna natin, Karaul, kung may karapatan ba ang gobyerno magsagawa ng ganyang pamamahagi ng lupa. May babasahin ulit tayo, Karaul, eh. Ito, Karaul, kaya dito pinagsisikapan natin, Karaul, pinagtatagni-tagni natin ang mga pangyayari. Dito nakalagay sa isang Supreme Court decision na ang pecha nito, January 22, 2008. Ito, Karaul, ang GR number sa mga abogado. Maski hindi abogado, Karaul, kung gusto nyo hanapin ito, just sa internet.
Ang GR number 154080. Ang nakalagay dito, Karaul, at tatandaan natin, ito isang Supreme Court decision, ano? Nakalagay dito, as early as 1910, and records show that even before Second World War, all lots in the Piedad Estate have been disposed of. Karaul. Ngayon. Ubus na. Tatandaan natin, Karaul, na history na. Ulit, Karaul, na ang gobyerno ng Pilipinas ay nakabili sa Friar Land. Ano, di ba, Karaul? 1904. Ayan yung Karaul. Para yan ay pamahagi sa mga tao. Sila, base rin doon sa isa pang tinatawag nating jurisdiction, isang Supreme Court decision, na sila nakabili ng Karaul sa 8 probinsya. Cebu, Mindoro, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, Bataan, Isabela. Ayan, Karaul. So dito, Karaul, makikita natin na sa 8 probinsyang yung Karaul, ang kabuuang nabili nilang kalupaan, kasi hindi naman kabuuang probinsya eh, ang nabilihan nila, Karaul eh. Parte-parte lang yan ng kalupaan. O, ang nabili nila na kung sinong prior land sa prior ang nagmamay-ari niyan. Ngayon, dito, Karaul, ang kabuuan, mahigit na 171,000 hectares lang yung Karaul. Ang kabuuang nabili nila. Ayun. So ngayon, siyempre, Karaul, napakaliit lang na kalupaan niyan. Oho, yung nabili ng gobyerno, eh, ipinamahagi pa yung Karaul sa mga tinatawag nating magsasaka. Kaya meron tayong homestead program. Ayan yung Karaul, para sa mga magsasaka yan. Ayun. Oho. Pero, eh, dito, Karaul, ang linaw, pero as early as 1910, and records show that even before Second World War, lahat daw ng lupa ng Piedad Estate, ito kasi, Karaul, yung binili, ng gobyerno ng kalupaan, ito yung tinatawag nilang Piedad Estate. Ayun. Na nakapangalan ito ngayon sa Republika ng Pilipinas. Eh, naipamahagi na raw lahat ito, Karaul. Eh, ano pa ngayon yung sasabihin nila rito, Karaul? Na yung mga nakatira, namumusisyon dito sa sinasabi nilang ano, alienable, ano, public lands, eh, pwede na sila, Karaul, magpatitulo kasi meron silang tinatawag na imperfect title, hindi perfecto ang kanilang titulo. Ayan, tingnan nyo, Karaul. Ang daming, Karaul, dito eh, ano, kamalian nangyayari. Unang-una, ang gobyerno, ano yung sasabihin yung meron pa kayong sinasabing public lands? Ha? Ito kasi, Karaul, eh, kaya binigyan ko ng diin eh, na sila, ito, ang taon na inilagay nila rito, na June 12, ikaw ay namumusisyon sa isang public domain, June 12, 1945, pababa. Ayan, Karaul, na ikaw pa pwede nang magparehistro. Ayan, Karaul. Eh, dito eh, ang linaw, as early as ano, 1910? Oo. Record show, ibig sabihin, yung tala nila, Karaul, nagpakita na wala nang, ano, alienable. Oo, public land na ipamamahagi sila kasi ubos na eh. Ayun. Na ipamahagi ng lahat eh. Eh, ano pa ngayon sasabihin ng gobyerno? So, ibig sabihin yan, Kadani. Na meron pang public land na pag-aari ng gobyerno. Kadani. Oh, kung yung sinasabing mga binili na yan sa Piedad Estate, eh ubos na. Ibig sabihin, kaya bumili, yung mga lupa pala, pribado na. Pribado? May-ari na. Ayan ang isang dahilan, Karaul, na talagang totoo, na ang gobyerno, walang kalupaan eh. Sila namimili lang eh. Sa ano ho? Sa tinatawag natin mga pribadong nagmamay-ari ng kalupaan. Kaya sana manamnam ng ating mga kababayan na tayo talaga nalilinlang eh. Matagal na tayong nililinlang nitong mga talagang may malagim na balakin
sa pandarambong ng lupa. Mm-hmm. Ayan yung Karaol. Eh, eto na naman Karaol. Sino ba talaga nakikinabang dito sa sinasabi nilang yung nakaposisyon? Eh, mga politiko yun yung Karaol eh. Yung mga na matataas na posisyon mm-hmm. eh. Oo, kasi saka kaya yung ano yan, ano, Pilipiti ng korte. Kadani. Oo, ukol hindi, dito. Hindi ba oo, yung... Sila, ano, magpapatala ng kalupaan. Ay, naku, Karaol. Kaya tayong mga mahihirap, Karaol, parati tayong ano, naiiwanan eh. Kasi bakit? Wala naman tayong kakayanan. Wala tayong impluensya. Mag-aantay ka lang kung talagang ikaw ay kaawaan itong mga taong nakaupo dyan sa pamamahagi ng kalupaan sa ating bansa. Mm-hmm. At tatandaan natin, Karaol, isa pa, unang mali, walang lupa ang gobyerno para sabihin yan. Oo, na sila, meron tinatawag silang ano ho, public lands na ipamamahagi. O yan. Ngayon, sa torrents system ba, Karaol, oho, pinapayagan ba yung imperfect title? Hindi pa pwede, Karaol. Mm-hmm. Walang ano ho, walang imperfect title na ipapasok mo sa torrent system. Kasi pag sinabing imperfect, ay ang Karaol ay hindi pa lubos yan eh. Mm-hmm. Na pag-aari. Sa torrent system, Karaol, kailangan titulo na Karaol talaga. At saka kumbaga ano yan, Kadani? Bago pumasok sa torrent system yan, dadaan muna yan sa korte at isasalang muna yan sa ano yung tinatawag in rem, di ba? Na proceedings. Ayan, oho. In rem proceedings. Mm-hmm. Ibig sabihin, Karaol, eto, pag dinig ng kaso laban ano sa buong mundo. Mm-hmm. Kasi bakit sinasabi laban sa buong mundo? Eh, Karaol, ipapahayag sa dyaryo yan eh. Oo, ipapublish. Oho, lahat na. Pwedeng tumutol. Ano? Mm-hmm. Nananais na maipatala ang kanyang titulo ng lupa. Mm-hmm. Kaya kung sino man yung gustong mag-oppose dito, Karaol, o hadlangan ito, eh, ilalagay dyan sa dyaryo yung mm-hmm. ano, pecha, ayun. Yung oras, at kung saan korte dinidinig yung kasong yan. Ayan. Okay, kaya yung kayo, mga titulo na yan, hindi na pwedeng questionin. Pag yan natapos na sa korte, hindi na pwedeng questionin yan. Ay, hindi na pwedeng questionin ito, Karaol. Mm-hmm. Eh. Kasi unang-una, Karaol, pag ang isang tao may hawak na tinatawag nating ano ho, isang Spanish title, absoluta ng pag-aari ng lupa yung Karaol. Mm-hmm. Kasi nanggaling talaga sa hari yan eh. Mm-hmm. Dito, Karaol, sa ilalim ng torrent system, yung sinasabing land title registration, kinukumpirma na lang talaga ito, Karaol. Mm-hmm. O, na kung ang titulong ito talaga, Karaol, ay ano ho, hindi na bahira ng anumang pagdududa. Ayan yan, Karaol. Eh dito, Karaol, ang gagawin nila, Karaol, eh, imperfect title eh. Hindi pa talaga ito titulo. Oho. Eh, pinapaganda lang nila, Karaol, eh. Medyo nililito nila ang tao, eh. May title nga naman, eh. Kaya lang, imperfect. Pero hindi ganyan sa torrent system. Kailangan talaga, titulo. Oho. Kasi kung imperfect yung Karaol, aba, hindi lubos na pag-aari yung Karaol. Namumusisyon ka lang. Mm. Eh, ngayon, Karaol, yung pamumusisyon, hindi ba, Karaol? Meron din tayong binasang batas o ukol sa pamumusisyon. Kasi dito, Karaol, yung pamumusisyon, imperfect title na ang sabi nila. O hindi ba, Karaol, na yung pamumusisyon sa lupa, ito ay para ito ay isa ilalim sa iyong kapangyarihan. Mm-hmm. Ito ay iyong linangin. Oho. Ito ay iyong anihin ang mga itinanim mo rito, Karaol. Mm-hmm. Ito ay hindi ano pumapaimbabaw doon sa kahalagahan ng isang titulo ng lupa. Ayan mm-hmm. yung Karaol. Kaya dito, Karaol, makikita natin malalim. Napakalalim na manipulation dito, kaya, Karaol, ito ay pinapaliwanag natin base na rin dito sa mga batas sa palupa at saka sa kasaysayan ayun. Ng palupa sa ating bansa. Mm-hmm. So ngayon, Karaol, itutuloy pa ulit natin ito sa susunod nating pagtalakay sa Lunes. Kaya huwag kayong liliban para ano, maunawaan niyo mabuti kung ano yung talagang nangyari sa pag-twist o sa pagbaluktot dito sa mga tinatawag nating pag-aari ng kalupaan sa ating bansa. Ayan. Maraming salamat sa inyo, Karaol, at gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay. Maraming salamat din, ha? Kawili, salamat. Maraming salamat din, Karaol, sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRG 18 Imting. Umaga, alas 5 hanggang alas 7, programa natin sa UGM Mamayang Pag-Gobyerno. Tutok lang kayo lagi, ha? Lunes hanggang Biyernes tuwing umaga para kayo matuto rin kayo makapag-
isip nitong mga tinatalakay tungkol sa lupa. Ha? Maraming okay. Salamat. Ay, susunod na po si Doña Carmen Ignacio at siyempre nandiyan si James Gojo. Maraming salamat. Sa Lunes uli. Ha? Dito po sa ating UGM. Tandaan nyo lang para tayo magkaroon ng mga dagdag na kaalaman tungkol sa mga usapin sa palupa para po tayo magkaroon ng kaalaman din na maipagtanggol yung ating karapatan. Maraming salamat. Magandang umaga. Raul Virtudazo po. The views and comments of the hosts and guests are